Sa pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Princess Sarah, ang munting mangkukulam. Nakatitig si Sarah sa liwanag ng buwan habang inaantok-antok ang baklitang katulong na si Becky sa paghahakot ng mga mamahaling gamit ng batang prinsesa nang datnan sila ni Miss Minchin sa malaking silid. Hoy, Becky! Ang kupat-kupat mong bakla ka! Bakit hindi mo pa natapos yung pinag-uutos ko? Ma'am, sorry naman. Outfitera kasi yung lola sa araw mo. Ang dami mga gowns na dala sa bagelya niya at mga pasabog na anik-anik kaya nadjijirapan na kaysa pagjajakot mapuntang atik. Hoy, Becky, ipahubad mo sa kanya yung suot niya ngayon at pagsuotin mo siya ng damit panluksa. Tapos na ang maliligayang sandali sa buhay ni Sarah. Magluluksa siya habang buhay. Pero ate, sana matutulog si Sarah ngayong gabi. Sa atik? Doon na siya titira simula ngayon, katabi ng lungga ni Becky. At pagkatapos niya magluksa, damitan mo siya, Amelia, ng uniforme ng pangkatulong. Magsisilbi na siya bilang katulong sa eskwelahan na ito magmula ngayon kung gusto niyang merong matirahan. Emily, sabihin mo sa akin na panaginip lang ang lahat ng to. Hoy, Sarah! Huwag kang bumulong-bulong dyan. Naririnig mo ba ako? Sa atik ka natitira. Hala, sige, kilos na! Biglang napatingin si Miss Minchin sa manikang yakap-yakap ni Sarah. Mabilis niyang inagaw ito kay Sarah. Akin na nga itong manikang basahan na ha! Ate! Ano na yan sa'yo? Napaso ako sa manikang yan! Ilayo mo yan sa'kin, Amelia! Nanlisik ang mga mata ni Sarah habang dinadampot si Emily sa sahig. Tinitigan niya ang matandang dalaga bago tuluyang sumama kay Becky paakyat sa madilim na atik. Kinabahan si Miss Minchin habang tinititigan ang mga napasong palad. Napanganga si Becky sa nasaksihan. Jokot namin! Nang sumapit ang kinaumagahan, sa loob ng klase ni Miss Minchin ay masayang naghahagik-gikan sila Lavinia, Jessie at Gertrude. Alright girls, ngayong araw na ito sa ating music class ay magkakaroon tayo ng masayang activity. Ito ang tinatawag na flip top battle, kung saan matututo kayo mag-isip ng mabilis at mag-compose ng mga rap na may magagandang rhyme sa dulo. Sample! Okay, makinig kayo sa sample na gagawin ko. Si Amelia ang magbe-beatbox habang akong nagra-rap. Pakinggan nyo kami ha. Oh, Amelia, handa ka na ba? Opo, ate. Okay, here we go. 5, 6, 7, 8. Ang lahat ay may katapusan, ang tuwa at saya'y namamaalam. Parte ng buhay ang kamatayan, di mo alam ang bagsak mo'y sa kagungan. Now, Lavinia, your turn. Break it down, yo. Meron akong kwento, stop and listen po kayo. Tsaka, awaan nyo bidang bata sa kwento ko. Dating prinsesa, sa eskwela, patay na ang ama na ulila. Kawawa, mahirap pa sa daga. Utusan, labandera at muchacha. Alibin na ngayon ang munting prinsesa. Patay gutom nakatira sa atik at bodega. Alam nyo ba kung ano ang bagong tawag sa kanya? Utusan, labandera at muchacha. Bilang naghirap ang prinsesa na si Sarah. Utusan, labandera at muchacha. Mga patatas na ngayon tinatalupan niya. Kahit basahan na ang suot niya, kahit madungis at nanggigitata pa. Puro uning ang mukha, prinsesa pa rin namin siya. Ginawang utusan, labandera at muchacha. Hindi ito ang dapat sa isang prinsesa. Huwag maliitin, huwag matatawa. Dahil bukas, siguradong corona ay sa kanya. Utusan, labandera at muchacha. Utusan, labandera at muchacha. Utusan, labandera. Tita! Anong ginagawa mo dito sa loob ng classroom ko? Wala po, Miss Minchin. Napadaan lang ako. Ganda kasi ng rap battle niyo. Lumabas ka dito at linisin mo ang chimenea! Napadaan si Sarah sa pintuan ng classroom
Suot ang itim na bestidang gutay-gutay at apron na puti. Kitang-kita ng lahat kung paano siya hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang basket ng pinamiling patatas mula sa palengke. Sa labis na pagod, puyat at gutom, ay biglang nadapa si Sarah sa pasilyo ng classroom. Nagtawanan ang ibang mga estudyante. Tanga! Tatanga-tanga ka talagang bata ka! Ilagay mo yung pinamili mo dun sa kusina, tapos umakyat ka na sa kwarto mo sa atik. Hindi ka lalamon ng hapunan dahil sa kagagahan mo! Miss Minchin, maawa po kayo kay Miss Sarah. Isa ka pa? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong linisin mong chiminea? Huwag mong tulungan si Sarah sa katangahan niya! Pero nakakaawa po si Miss Sarah, Miss Minchin. Ah, ganon! So kinakampihan mo pa itong Sarah na ito, ganon? Pwes, lumayas ka na dito ngayon din! You are fired! Pero, Miss Minchin, wala po akong matitirhan. Wala po akong pamasahe pa uwi sa probinsya. At saka, kailangan ko po ng trabaho. Isa ng ulilang pulubi ang dati mong amo. Sino pang paglilingkuran mo dito? Maawa na po kayo, Miss Minchin. Gagawin ko po kahit ano. Gawin niyo po akong alipin kung gusto niyo po. Huwag niyo lang po akong palayasin. Miss Minchin, maawa na po kayo kay Peter. Kailangan niya po ng tahanan. Umuulan na ng niyebe sa labas. Umakyat ka na sa kwarto mo kung ayaw mong pati ikaw palayasin ko. Peter, lumayas ka. Mamatay ka sa lamig. Hampas lupa. Maawa na po kayo. Umuulan ng niyebe, Miss Minchin. Maawa po kayo. Ngunit wala nang nagawa pa si Peter nang kalad ka rin siya ni Miss Minchin papalabas ng Select Seminary. Nang gabing yon, hindi nga binigyan ng pagkain ni Miss Minchin ang kawawang si Sarah. Malakas pa rin ang niyebe sa labas. Tanging isang maliit na kandila lamang ang ilaw ni Sarah sa loob ng atik. Kinuha niya si Emily at kinausap ito. Emily, malapit nang dumating ang Pasko at patuloy pa rin ang pag-ulan ng niyebe. Ikaw lang ang kayakap ko at kapiling ko dito sa madilim na silid na ito. Isang malaking pagbabago, Emily. Tingnan mong higaan natin, matigas at sinusurot, ni walang kumot na panlaban sa lamig. Sira ang mga mueble sa paligid, maaalikabok, maaagiw. Doon sa kabilang kwarto, doon natutulog yung bakitang katulong, si Becky. Ito ang piitan natin sa Bastille. Katulad ng nababasa ko sa French history, ito ang Bastille ng buhay ko. Salamat at may konting lagusan ng liwanag sa umaga. May bintana sa itaas. Emily, tingnan mo! Mula dito, kitang-kita ko ang kabuuan ng London. Matagal kong hinintay na magkaroon tayo ng kapitbahay sa bakanting mansyon sa kabila. Ngunit, mabait ang Diyos at binigyan niya ako ng kaibigan dito. Bukod kay Becky, ibinigay niya sa atin si Melchizedek. Kumusta ka, Melchizedek? Daga! Sarah! Ah, may daga! Shhh! Huwag kayong maingay. Ano ginagawa niyo dito sa attic? Ermengarde? Lottie? Patayin mo yan! Patayin mo yan, daga! Mabait si Melchizedek. Kaibigan ko siya. Dito rin siya nakatira sa attic. Melchizedek? Yun ang pangalan niya. Mabait siya! Mabilis na dinampot ni Sarah ang dagang bahay na si Melchizedek. Kasing laki ito ng pusa. Pula ang mga mata nito at mahahaba ang mga ngipin sa gitna na mistulang mga pangil. Hinalik-halika ni Sarah ang matandang dagang lagas na ang balahibo bago kinausap ito na parang sanggol. Mabait kang daga, di ba, Melchi? Kitam? Mabait siya. Anong ginagawa niyo dito? Baka pagalitan kayo ni Miss Minchin pag nakita niya kayo rito. Ikaw ang best friend ko, di ba? Bakit hindi mo na ako pinapansin ngayon? Dahil
Hindi na muna pwede. Bakit hindi na pwede? Dahil hindi na ako katulad ninyo. Katulong na ako ngayon, katulad ni Becky. Pero huwag kang malungkot, Ermengarde. Dalawang beses sa isang linggo, magtuturo ako ng French sa inyo. Talaga, Mama Sarah? Oo, Lodi. Magkikita pa rin tayo sa classroom, dalawang beses sa isang linggo. May bago akong mga libro, Sarah. Regalo to ng daddy ko. Pwede mo ba akong tulungan na maintindihan lahat ng mga to? Wow! Libro! Oo, sige. Babasahin ko ang mga librong yan. Tapos, ikukwento ko sa inyo. Bakit, Lodi? May gumagalaw sa labas ng bintana! May itim na pakpak! Lumilipad! Nakakatakot, Mama Sarah! Huwag kang matakot, Lodi. Halika, tingnan mo sila. Mga uwak sila, Lodi. Mababait sila. Tingnan mo kung gaano sila kabait. Mabilis na sinunggaban ni Sarah ang malaking uwak at sinakal ito sa leeg. Nagkakawag ang itim na uwak. Biglang ninasab ni Sarah ang ulo ng buhay na uwak at kinain ito. Ninuya niya ito ng ninuya habang nagkakawag ang buhay pa nitong katawan. Sarah! Anong ginagawa mo sa mga uwak? Mabait naman sila, Ermengarde. Alam nila na hindi pa ako kumakain. Mama Sarah! Mama Sarah! Huwag mo kainin yan! Maawa ka sa uwak! Bakit? Kayo ba ang nagugutom? Napaatras sina Ermengarde at Loti nang magbago ang mukha ni Sarah. Naging kamukha nito si Emily. Naging kulay pula ang mga mata. At nagbago ang boses nito. Naging boses demonyo. Walang awang kinain ni Sarah ang katawan ng uwak. Pati mga balahibo nito ay ninuya niya at nilunok na parang hayok na hayok sa buhay na laman. Napalunok na lang si Loti nang makita niyang isang piraso ng paa nito ang natira sa sahig. Kinuha ni Sarah ang isang piraso ng paa ng uwak at pinakain kay Emily. Napatili si Ermengarde nang makita niyang kinain ni Emily ang natitirang paa ng uwak. Si Emily! Boy, si Emily! At anong ginagawa niyo dito sa attic, Ermengarde at Lottie? Miss Minchin! Totoo nga ang sinasabi ni Miss Lavinia sa akin. Nagpa-party kayo dito tuwing hating gabi. Baba! Pumasok kayo sa mga kwarto ninyo at wag na kayong babalik dito. Opo, Miss Minchin! At ikaw, Sarah Crew, dahil sa kalapastanganan mo, dalawang araw kang hindi kakain. Ha? Nababaliw ka na ba, Sarah? Bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa? Sumagot ka, Sarah! Sa isang iglap ay dinamba ni Melchizedek si Miss Minchin sa mukha at pinagkakagat ang pisngi at ilong nito. Gutom na gutom ang daga. Napasigaw si Miss Minchin. Daga! Wag mo kagatin ang ilong ko! Tulong! Kinakain ako ng daga! Ate! Anong nangyayari sa'yo? Ang mukha ko, ang ilong ko, ang pisngi ko, Amelia! Kinakain ako ng dambuhalag daga! Kasing laki ng pusa! Tingnan mo mukha ko! Dalhin mo ako sa ospital, Amelia! Amelia! Anong tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka! Halika! Miss Minchin? Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Oo nga, ate! Ano pang ginagawa mo rito mag-isa? Mag-isa? Hindi ako mag-isa! Kanina ko pa kausap si Sarah! Dinig na dinig kong pinagtatawanan niya ako! Malademonyong tawa! Nakakatakot! Miss Minchin, kakaakit ko lang po ngayon. Kakatapos ko lang pong magtalop ng mga patatas sa kusina. At saka anong daga ang sinasabi mo, ate? Wala kang sugat sa mukha, ni isang galos, wala!
Baka nag-i-sleepwalking ka na naman, ate. Hindi na ako bata, Amelia. Hindi ako nagsisleepwalk. Matagal nang hindi nangyari yun sa akin. Kinilabutan si Miss Minchin nang makita si Sarah na nakatayo sa pintuan. Kadarating lang nito. Lalo siyang kinilabutan nang mapansing nakatayo sa harapan niya si Emily, ang manika. May sa demonyo ang manikang to. Sarah, sunugi mo yung manikang yan. Maniwala kayo sa akin. May dalang kademonyohan ang manikang yan. Hindi ko po maaaring gawin ang gusto ninyo, Miss Minchin. Si Emily na lamang po ang nagpapasaya sa akin simula nang mamatay si Papa. Pasensya na po. Matutulog na po kami ni Emily. Namumutlang na paatras si Miss Minchin papalabas ng attic. Mabilis siyang tumakbo pababa papunta sa kwarto niya. Hinalikan sa noon ni Miss Amelia si Sarah at inihatid ito pahiga sa matigas na kama. Natigilan si Miss Amelia nang makakita ng mga balahibo ng uwak sa dibdib ng bestida ni Sarah. Sarah, anong ginawa mo sa kusina at puno ka ng balahibo ng uwak? Nagtalop ng patatas. Good night, Miss Emily. Napaisip ng malalim si Miss Amelia. Tinitigan niya si Sarah bago isara ang pintuan ng silid nito sa attic. At sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Inutusan ni Miss Molly, ang mayordoma at tagapagluto sa dormitory si Sarah, na bumili ng tinapay sa labas. Gutom na gutom at hapong-hapuman, ay sumunod si Sarah sa utos ng masungit na si Miss Molly. Paglabas ni Sarah ng eskwelahan, ay napahinto siya sa harapan ng kalapit na mansyon. Sa labas nito, ay nag-uusap ang magkapatid na sina Janet at Donald. Kasama nila ang kanilang ama na si Mr. Carmichael. Biglang naalala ni Sarah ang kanyang ama at nagsimulang mangulila. Nakita siya ng batang si Donald at agad siya nitong nilapitan. Inabutan ng pera ni Donald si Sarah. Take this expense. It's for you. Oh no, thank you. I must not take it indeed. Oh, you can buy things to eat with it. It's a whole sixpence. Please, take it. Thank you. You're a kind little darling. Merry Christmas! Merry Christmas! At nagpatuloy sa paglalakad si Sarah papunta sa bakery. Hindi pa siya nakakalayo. May isang malaking karwahe ang dumaan sa tabi niya. Tumigil ito sa harapan ng malaking mansyon at nagsipagbabaan ang mga taong lunan nito. Napalingon si Sarah nang makita sina Mr. Carrisford at isang Indian na nagngangalang Ramdas na hawak-hawak ang isang maliit na unggoy, si Mangkita. May mga dala silang mga bagahe at mamahaling muebles. Masaya silang sinalubong nina Donald at Janet. Pumasok silang lahat sa loob ng mansyon. Lalong nakaramdam ng lungkot si Sarah nang makita ang mga masasayang bagong lipat na kapitbahay. Tumungo siya at nagpatuloy sa paglalakad. Nang malapit na siyang makarating sa bakery, ay may napansin siyang kumikinang sa daanan. Isang silver coin. Nilapitan ito ni Sarah para kunin, pero biglang humangin ng malakas at umulan ng mas makapal na niyebe. Napayakap sa sarili si Sarah dahil sa tindi ng lamig. Maya-maya pa, sa gitna ng kasagsagan ng pag-ulan ng niyebe, ay may napansin siyang lalaking nakaputi na nakatayo sa malayo. Nakatingin ito sa kanya. Papa?
Kitang-kita ni Sarah si Captain Ralph Crewe na nakatayo sa harapan niya sa hindi kalayuan. Kinusot niya ang mga mata, ngunit hindi siya nagkamali ng akala. Nakatayo pa rin ang ama niya sa ilalim ng rumaragasang niyebe. Mabilis na tinakbo ni Sarah ang ama. Papa! Isang batang babaeng pulubi na balot sa makapal na basahan ang mabilis na humarang sa daanan niya. Nakatakip ang mukha nito at mukhang duguan ang mga labi dahil sa frostbite. Ibalik mo sa akin ang manika ko! Huh? Manika? Sino ka? Ibalik mo sa akin si Annabelle! Wala akong kilalang Annabelle! Kinuha mo sa akin ang tapat na sa akin! Ibalik mo siya! Wala akong kinukuha sa'yo! Galit na sinakal ng pulubi si Sarah. Nilabanan ni Sarah ang babaeng pulubi, ngunit malakas ito. Bakit mo ako sinampal? Aray! Ano bang ginawa ko sa iyong masama? Saan mo dinala ang manika ko? Akin si Annabelle. Akin lang siya! Nasaan ang manika ko? May manika ako, pero hindi Annabelle ang pangalan niya. Sinungaling! Magnanakaw! Ibalik mo sa akin si Annabelle! Hindi mo alam kung anong pwede namin gawin sa'yo kapag hindi mo siya binalik sa akin! Emily ang pangalan ng manika ko at hindi ko siya ibibigay sa'yo! Bitiwan mo ako! Isang malakas na suntok ang binigay ni Sarah sa sumasakal sa kanyang pulubi. Humagis ito sa tumpok ng niyebe. Mabilis na tumakbo si Sarah papunta sa ibang direksyon. Umahangos siya sa pagtakbo nang biglang... Nahulog si Sarah sa malaking butas ng sirang manhole na nababaluta ng madulas na yelo. Dire-diretso siyang nalaglag sa pinakakailaliman nito. Halos magkabali-bali ang mga buto ni Sarah nang lumagapak ang katawan niya sa pinakailalim. Ouch! Aray! Aray ko! Isang nakakatakot na boses ang narinig niyang nagsalita mula sa ilalim. Ikaw at ako ay iisa. Akin ka at ako ay iyo. Huh? Sino ka? Lalong lumakas ang pag-ulan ng niyebe. Mabilis na napunan ang manhole nang makakapal na yelo. Napasigaw si Sarah. Tulong! Tulungan niyo ako! May tao ba dyan? Naririnig niyo ba ako? Kailangan kong makalabas dito! Tulungan niyo ako! Ngunit mas malakas ang alulong ng niyebe kesa sa boses niya. Halos mawala na siya ng lakas sa paghingi ng saklolo. Hanggang sa... Maawa kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Sarah? Kanino ang boses na narinig ni Sarah? Sino ang tutulong sa kanya na makalabas mula sa malalim na butas ng kamatayan? Patuloy ang pagragasa ng niyebe. Makakalabas pa nga ba si Sarah sa pinasok niyang kamalasan? Abangan sa susunod na kabanata.